Papansin po natin ay wala po siyang display sa screen. Okay, so kung titingnan po natin ay very dark yung screen niya. So, paano natin malalaman na nagdi-display? Meron siyang current draw na 295. Ito ay Intel Celeron lang. Intel Celeron lang ito. So, ang isa sa mga kailangan kong i-check kung nagdi-display siya o hindi is to put sa keyboard. Okay, keyboard. Okay, so lagyan natin ng keyboard. Okay, nilagay na po natin yung keyboard. Ito yung keyboard, USB. So, check natin ngayon. Ano? Dito po, tingnan natin kung meron siyang numlock. Okay, may numlock siya. Mapapansin nyo dito. Yan, may ilaw yung numlock niya. Atayin ko lang yung ilaw. Okay. So, check ulit natin, numlock. Okay, umiilaw yung numlock. Okay, so indications na nag-on na po yung ating unit. Ngayon, marami sa mga problem na ganito ay misdiagnose ng ating pong mga technician. So, kung mapapansin nyo, super dark yung ating ano, wala siyang nakita sa screen. Okay, so ang gagawin po natin ngayon is i-check ko itong kanyang LVDS section. Ang LVDS section, mayroon po itong mga importanteng mga voltage and signals para may lumabas na picture sa screen. Okay, so sinum out natin. Isang reason kung bakit wala po tayong display dito sa screen ay isang reason kung bakit wala tayong display dito sa screen ay it's because mayroon pong missing voltage na pumapasok dito. At walang iba kundi itong LCD BCC, LCD BDD. Itong load switch IC na to ay may problem. So, check natin. Okay, pinlag ko. Set tayo sa voltage. Check ko itong input voltage natin sa load switch. 3.3 kung nakikita nyo. Kung nakikita nyo ay 3.3 sa input. Tapos dito sa output ay wala, negative, 0.5 volts. Check natin yung enable niya. Meron siyang enable. Pero dito wala siya. Okay, 1.5 and lumalabas. Dito is 1.8, so wala tayong problem. So isa sa mga problem ko ay itong LCD BCC niya. Okay. Okay, so wala palang problem yung LCD BCC niya at nagkaroon na po siya ng 3 volts. I don't know what happened. 3. Okay, mayroon siya. Okay, so let's investigate dito mismo sa kanyang panel. Okay, so patay muna. Check natin dito. Okay, so dito ngayon ay chine-check ko po itong cable, flex cable. Bakit po kailangan natin check yung flex cable? Okay.
Isang possibility kasi na dito sa flex cable ay meron siyang problem. So isa yan sa mga possibility, no? And most of the time nakakita ako ng ganitong problem. Okay naman yung LCD, okay naman yung motherboard, pero wala siyang display. So check natin. Yung iba po na mga technician, ang approach nila sa ganito is magpalit agad ng LCD, which is kawawa naman yung isang technician kung siya po ay magpapalit ng LCD and then later malaman niya na hindi pala LCD ang problem at nabili niya na po yung LCD. So investigate natin dito sa mga wire na to. Baka meron ditong putol or baldado. Usually dito yun sa area ng hinges nakaroon ng putol. Check natin, then check natin maigi. Minsan kasi ay ano lang siya, buo pa naman siya pero meron na siyang lamat sa loob. Check natin isa-isa. Okay, so lumalabas, wala naman ako nakikitang damage dito sa flex natin ito. Okay, wala pa tayong nakikita. So i-adjust natin dito sa kabilang area. Nahanap ko yung parang area ng medyo mano siya, malambot. So wala tayong nakita rito. I-check natin yung LCD mismo. This time mismo LCD na yung i-check natin. Okay, so tanggalin natin ito. Tanggal. Check natin kung corroded. Okay, kung hindi naman siya corroded, meron tayong kailangan i-check dito. Okay, so ang gagawin ko ay i-check ko itong dito, ang i-check ko is yung dalawang fuse.
set natin sa buzzer mode. Okay, so dapat magba-buzzer mode. Check natin itong fuse. So okay yung fuse. Check natin yung fuse sa kabila. So okay yung fuse sa kabila. Check natin dito. Check natin dito. Yung mga capacitor kasi na to ay yan yung pinaka-test points natin. Dapat wala po dyang shorted sa mga capacitor natin. Dapat walang shorted. Lalo na yung mga capacitor na malalaki. Okay, so wala tayong problem dito sa ating LCD. Try natin siya ulit ibalik. Okay, this time ay ire-resocket muna natin. So, try natin i-resocket. Mamaya na natin ayusin yung ano na yan, yung cover na ito na black. So, i-resocket muna natin. Then, check natin siya ulit. Okay, ito yung motherboard. Saksak natin. Okay. So, ngayon, power na rin. Okay, so nag-power na. Okay, so ang problem natin ay wala siyang display. Pero tinatry ko siyang aninagin kung mayroon siyang display or siya po ba ay dim display. So, check natin. Check natin maigi. Okay. So, ganito ang gawin natin. Check ko yung voltage na po pwede kong ma-check dito. Hindi ko makikita yung ano nito kasi natatakpan, no? So, check ko lang baka nandito yung kanyang... Okay, dito yung positive niya. So, meron naman siyang positive voltage. Ito yung tawag natin LCD supply. Dito sa kabila, hindi natin ma-access masyado yung... pins sa bawat connector na dun sa bawat pins ng LCD. So wala rin naman tayong nakikita ditong problem sa flex. Okay, so wala tayong flex problem. Okay, so later mag in-depth testing na tayo sa case nito. Okay, so wala man lang sign of loss contact. Okay, so magpalit muna ako ng LCD para sure. Palit tayo ng ibang LCD. Okay, so tinry na po natin siyang palitan ng isang brand new LCD but the same yung problem niya. Ulitin natin. Kung mapapansin nyo dito na mayroon siyang reaction pag sinaksak natin. Yun, nag-ano siya.
Nag-backlight siya, lumabas yung linogo pero nawala din ulit. Naglabas yung linogo, nawala din ulit. So, yun yung nangyari sa kanya. So, brand new LCD. So, mapagkakamala ng iba LCD problem or flex problem. So, wala tayong problem sa ganon. So, ang gagawin ko na ngayon is investigate ko yung kanyang LVDS signal requirement para mag-display ang screen. So, same lang sila ng status ng luma. Ito'y brand new. Okay, so ilalabas ko lang yung ating schematic diagram para ma-check natin which pin dito ang mayroong mga missing signals or voltage. Okay, so ito na po yung ating ginagawa. So ito na yung outcome ng ginawa po natin. So kung mapapansin po natin mga kasama, ito pong itong unit kanina wala siyang display pero ngayon meron na siyang display. So after so many things na ginawa po natin, nag-check tayo ng LCD dito mismo sa LCD, nagpalit tayo ng LCD, nag-check tayo ng ganito, ng flex, nag-check din tayo ng kanyang LCD BCC circuit, which is nandito. Okay, so explain ko ngayon kung ano po yung aking ginawa. No? So, first, kung mapapansin po natin, ito pong sa schematic diagram niya, ay inisa-isa po natin, nag-base po tayo dito sa ating guide na tinuturo ko sa mga estudyante ko. So, sa mga estudyante ko, meron silang guide. Okay, itong guide na to ay, kung napapansin nyo yung mga red po na yan, ibig sabihin, yan po ay meron pong mga voltages na required para mag-power on and mag-open yung backlight ng ating LCD. So, ito yung mga red ang kailangan po nating check kung kumpleto. So, in this case, na-check po natin na wala po siyang enable backlight signal. Enable backlight signal is 3 volts, which is ang nasukat po natin is 0 volts. So, what happened? Okay. So, paano po natin siya nakita? Nakita po natin siya dito po sa kanyang ganito. So, dito tayo nag-troubleshoot sa likod ng LCD. So, we found out na based dito sa mga pins na to na naka-indicate dito. Actually, ito po ay ginawa kong guide para po sa atin pong mga estudyante, no? So, dito, yung enable backlight na yon, chinik ko sa pin 22 and I found out na itong pin 22 na to does not receive 3 volts. Pin 22 from here, this is a pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, and 22. This pin 22 does not receive signals sa atin pong from our motherboard. So, this very pin out is very essential para sa troubleshooting natin. Without this knowledge na nagigain po natin sa training ay hindi po natin to matutroubleshoot ito pong laptop na to, and it's possible mag-declare tayo ng motherboard replacement. However, if you knew how to diagnose this problem, no display, malalaman po natin and we come up with this type of solution. So, ngayon, ang problem natin is coming from this SIO. This SIO, hindi po siya output ng required natin para magkaroon siya ng backlight. So, for a while. Okay. So, dito meron tayong pin 133, which is pakita ko po sa inyo. Pin 133, ito yung pin 133. So, ito po ay backlight off hash. Ibig sabihin, pag ito ay naka 0 volts, ibig sabihin, backlight is off. Pag naka 0 volts. So, para ma-deactivate yung backlight off signal, dapat meron siyang 3 volts. So, inactive high po ito. Okay? So, ano naman pong ginawa natin sa atin pong
motherboard. Okay, let's see. Ito po yung ating motherboard. Okay, so we found out na yung pin number 14 po nito, sa tingnan po natin sa schematic diagram. Okay, so dito sa page na to, meron tayo itong LCD power circuit. So, kung mapapansin nyo ay ito yung LCD VCC or LCD VDD. So, dito rin, mayroon tayo ditong JEDP 1. Okay, so ito pong display off signal, yan po ay 0 volts. It's supposed to be 3 volts po yan. Ano? So, hanapin natin siya. Nandito lang yan sa kabilang side. Ito po yan. Pag inanap natin. Okay. Ito po siya. Kung titingnan po natin yung circuit na to, mga kasama, meron siyang, there's so many options na pwede natin tingnan. Okay. So, isa dito sa options ay ito pong display off na to ay po pwede siyang directly manggaling dito sa positive 3BS. So, pwede tayong maglagay ng 4.7K resistor to reduce the current para magkaroon ng 3 volts dito. Okay. So, ibig sabihin, naka-adderate, hindi siya ginamit. Ang isa pa, meron din pong isa pang options yung atin pong PCH, which is enable backlight. Kaya lang, dito po, itong options na to naka-adderate. So, ibig sabihin, this option 1 and option 2 ay hindi po siya ginamit. However, ang ginamit po niya ay itong isa pang options. Ito. Yung backlight off hash signal ay manggagaling po siya sa SIO. So, ito po yung ginamit niya papunta rito. So, the problem is, ito pong backlight off signal na to ay missing. Galing dun sa ating SIO. So, ibig sabihin, SIO natin is malfunctioning. Therefore, ang ginawa po natin, instead, we use this option. So, once na nagkaroon siya ng positive 3BS, ang positive 3BS po na yan, magsusupply siya dito ng 3 volts. Okay? So, magsusupply siya ng 3 volts dito sa ating display off signal para ma-deactivate yung display off signal. Okay? So, ang tawag po dito ay active hash or active low. Active low po ito ang tawag sa kanya. Active low. So, ano pong ipagkakaiba ng active low? Ang active low ay mag-activate siya pag naka 0 volts. Ito naman ay active high. Mag-activate siya kapag naka 3 volts. So, ang pagkakaiba nila, pag nag-activate sila, ang pagkakaiba nila ay kapag may hash, mag-activate siya pag naka 0 volts. Or mag-on siya pag naka 0 volts. Ito naman, mag-on ito kapag naka 3 volts. Okay? So, yung hash is indication siya na ang active state niya is 0 volts. Therefore, pag nag-display off, ang ibig sabihin ng display off, pinapatay niya ang display. Okay? So, para ma-deactivate natin yung pagpatay ng display, susupply natin siya ng 3 volts is coming from positive 3BS papunta rito. Okay? So, yun yung solution dito sa problem natin. So, kaya ko po in-explain sa inyong maigi para hindi po masayang yung inyong i-repair. Okay? So, tingnan naman po natin sa isang actual na motherboard, paano natin siya ginawa. Okay. Check natin sa actual na motherboard. Ang ginawa po natin ay ganito. So, pansinin po natin, ito po yung circuit na yan. Okay. So, ito po yung circuit na yan. Ito yon. Ito. Ito yon. Isa, dalawa, tatlo. So, ito yung... Okay. So, ang ginawa po natin, this is 3 volts BS. Positive 3 BS. So, ang ginawa natin, kumuha tayo rito ng supply.
nilagay po natin dito. Dito. So, from here, papunta rito, ginawa natin ay nag-jump tayo using resistor na 4.7 base dito sa kanyang naka-design 4.7K. Okay? So, 4.7K yung gagamitin natin para mabigyan natin siya ng signal dito na 3 volts inactive signal. Okay? 3 volts inactive signal. So, kung meron po kayong mga kalituhan about sa active and inactive, active hash, active low, active high, bibigyan po natin yan ng explanation sa training po natin. However, hindi po natin siya agad magigets, pero yun po yung solutions lang dito. We have to understand the circuit, the design ng ating pong laptop para po alam po natin paano po natin i-implement yung solution. Okay?